move the shoulder, and return. Boom, 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 boom. Yun guys, welcome sa panibago kong vlog dito sa aking YouTube channel. Siya nga pala guys, pasensya na kayo ha. May mga maiingay naman ang aga-aga ko, pero may mga nagkikismisan naman. Pero okay lang yun. Siya nga pala guys, may nag-comment nga pala sa atin. Ito siya. Yan. Ang tinatanong niya, medyo may alam daw yung kalaban, boss. Puro straight yung suntok. Pero paano daw, paano ba may ilagay niyo? May kilala akong mga hindi naman nag-aral ng boxing o kahit anong martial arts, pero straight lang ang kaya nilang isuntok. Meron mga kaibigan dito pag nakikipag-away, pinapanood sa sila lalaki, pag sumusuntok sila puro straight, hindi sila marunong sumuntok ng uppercut, hindi sila marunong sumuntok ng hook. Kung baga, yun na yung nakasanayan nila sa buhay nila, kung paano sumuntok ng mga ano, ng yung kakayahan ba nila sa sarili nila, yun lang talaga, puro straight. At kaya akala mo, nagmumukha siyang marunong kasi bibihira yung may nakikipag-away na puro straight. Yung suntok kadalasan, pag sa away kali, puro bara-bara yan, parang tuloy-tuloy. Kaya minsan may hirap din masalag eh, pagka wala ka rin talaga alam. Ayun. Yung tinatanong mo nga, kung paano may ilagan o makaka-counter doon sa suntok na straight. Hindi ko naman sinasabing madali. Laging practice makes perfect. Yung iba kasi dito, pag napanood na sa video ko yung tinuturo ko, i-apply na kagad sa sarili nila. Pag natalo sila sa laban, sabi nila, hindi naman totoo, hindi naman legit yung tinuturo mo. Ikaw, isang beses mo palang napanood, master mo na agad. Alam mo, practice, 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 timing, timing, timing. Ngayon ang pinag-aaralan. Hindi yung pag nakita mo, alam mo na kagad na i-apply mo na kagad sa laban. Ito, napanood dito, gano'ng ginawa. Kala mo ba ganun kadali perfect yun yung mga dalaw? Hindi. Sinasay at pinapractice yan na magagal na panahon para magamit mo ng tama. Ayun. Ayun, kung sinasabi mo sa akin na kung paano matatalo ang straight, yung mga bumibitaw ng suntok na straight, siguro ito lang ang panalaw. Dalawang klase lang naman ng pag-ilag para sa akin na basic na ituturo. Siyempre, pumesto ka ng parang isang boxer. Tapos, kapag sumuntok siya ng straight, umakbang ka yung kaliwa mo pa, umakbang ka pa, medyo pagilid. Pagilid ko niya, dito sa bak niya, medyo pagilid. Sabay, medyo bend mo yung katawan mo. Yan, sa gilid. Then, uppercut. Kasi pag ganito ang suntok mo, malabong tumama yun. Alam mo bakit? Kung hindi marunong yung kalaban mo, pag sumuntok yun, malamang. Todo ka agad yung mga straight nun. Tapos medyo pasubsob yun. Puro pa ganun. Kadalasan pag sumusuntok yung mga tao mali ng straight, mga nabi ganun. Mga ganun talaga eh. Mga ganun. Mga ganun, di ba? Mapapanagin mo yan sa mga straight fight. Kaya napaka-effective nun. Silip na silip yung ilalim pag nakaganun siya. Kaya, pag sinuntokan ng straight, hakbang, hapang kaliwa, pag-ilid, parang pa-steep, tapos uppercut. Then, balik sa presto, hakbang yung kanan mo papunta sa kabila kasi baka sumuntok yung kabila nila naman kamay. Hakbang papunta ron, gusto ka magsuntok. Yan. Okay, ulitin natin. Susuntok siya ng straight, hakbang, kaliwa, medyo bababa ka, naka-straight ka na, pag-ilid. Straight, ayun, uppercut. Yan, balik. Hakbang, ito mo, kanan pa, hakbang papunta ron. Yan. Baka tamahan ka naman kasi ng kabilang straight. Ulitin ko ha. Hakbang. Uppercut. Balik. Hakbang dito. Magiging ganitong position mo. Sabay uppercut ulit. Okay? Hakbang. Yan. Ganun lang. Basic lang. Basic lang. Ulitin natin para mas ma-perfect mo. Hakbang. Slip. Medyo bend. Then, uppercut, tapos balik sa pwesto, hakbang yung kanan, isuntok. Ngayon, yung pag-hakbang mo sa kanan, medyo timingan mo kung susuntok man siya o hindi. Pag alam mo susuntok siya, roll. Tapos hakbang kanan, tapos kaasuntok. Hindi yung, pero pag nakita mo naman na hindi sumuntok siya, ilagan mo pa rin, para may ilang makaagad niya. Ngayon,
susuntok pa lang siya, maibitaw mo na yung kanan na uppercut mo. Okay. Bang, slip, uppercut, balik. O, lagyan natin roll. Hakbang kalampadon. Pagiging ganito yung position mo. Lagi mong titingnan yung kalaban mo kahit para ganito yung position mo. Sabay uppercut. Okay guys, ayun, ayun ang ating tutorial para sa pag-ilag ng dalawang klaseng straight. Umatik ang mong left and right straight na pwede mong abutin sa kalaban. Ayun guys, siya nga pala, may model nga pala tayong babae dito na magtuturo. Straight, nakita ko lang yung video na to. Interesting kasi natutuwa ako sa kanya lalo na isa pa siyang babae. Ibig sabihin lang na ito, hindi lang pang lalaki o pang babae, pang tomboy, pang bakla o martial arts. Para sa lahat to. Ultimo sa bata, na sinasanay na sila hanggang sa pagtanda, di ba? Para sa lahat yan. Kaya huwag kayong mahiya mag-aral ng martial arts. Ito, panoorin natin. Move the shoulder and return. Another thing we see is people turning their face to try and generate power. I feel like it's like they want to throw that punch, so they take their shot and they turn. Yun. Ang sabi niya, kapag sumunto ka daw ng straight or jab o kahit anong mga suntok, sabi na natin dapat sumasabay yung balikat mo. Bakit sumasabay? Para makalikha ka ng mas malakas na suntok. Kasi pagka sumasabay yung balikat mo, mas malayo yung range na mararating mo. Kaysa sumuntok ka lang ganito, hanggang yan lang. Pero kung isasabay mo yung balikat mo, mas malayo yung maaabot at mas malakas kapag tumama. Ayan. Turn their face to get the right hand to go. And that's really dangerous because you leave yourself wide open. You're not protected by your shield here, and you also can't see what your opponent is doing anymore. So it's really important that you keep your eyes directly on your opponent, straight through. Yun guys, sabi niya, kapag sumuntok ka, sa sobrang lakas ng suntok mo na nakasabay-kasabay ng hips mo at saka yung balikat mo, huwag ka titingin doon. Lagi kang nakatingin sa kalaban kasi pwede ka tamaan sa suntok din. Magiging open ka. Pag sumuntok ka, pag! Sabi natin, pag open. Kaya kailangan, lagi kang nakatingin sa kalaban mo, straight. Lagi kang nakatingin. Kahit saan mong suntok yan. Pag nakatingin ka sa kalaban mo, pwedeng maiharang mo yung balikat mo sa panga mo para hindi ka tamaan. Yun. Ayan ang isa sa mga pinakasinasabi niya na pamamaraan kung paano bumitaw ng right, straight, yung mga ganyan. Pero, pag sinimpa natin yung ibang galaw, guys, ito naman ang tutorial na nakita ko sa kanya. Kaya na, naisip ko na bibihira nakakaalam nito. Guys, kapag sumuntok ka ng kahit anong klase ng suntok, huwag ka mahihiya ipihit yung katawan mo. Kunyari, susuntok ako ng right straight. Kapag sumuntok ka, isagad mo yung pihit ng hips mo at saka ng balikat mo. Yung iba kasi na parang naiilang pag nagpa-practice, kaya konti-konti lang sinadarang. Ito, isabay mo lang hanggang doon sa pinakamalayong maabot mo. Isagad mo pa. Yan. Twist na twist. Ngayon, bakit kailangan naka-twist? Kasi itong kabila, kapag naka-twist tong kabila, na nakaganyan ka, makakapag-generate ko ng napakalakas na suntok kasi naka-drill siya na naka-twist yung katawan mo. Pagbalik yan, BAM! Tapos naka-twist ka na naman. Yung full twist mo, yung pinakasagara ng katawan mo, nakakadal mo ka. Ngayon, boom! Hanggang sa pinaka-straight, yung mga bitawa na straight, kailangan talaga, isasagad mo. Yung iba kasi naiilang sumuntok na. Konti-konti lang yung, pag bumibitaw na, isagad mo. Isagad mo yung bawat pagpihit ng balakang mo at saka ng shoulder mo. Ayan, guys. Ayun lang ang pinaka-paayo ko sa inyo sa tutorial natin. Tandaan nyo, kahit sa uppercut, pag isabay nyo ng todo. Kabila. Yan, isabay nyo maigi. Hindi ko sinasabi na yan ang gamitin nyo sa laban. Kasi pag naisasabay nyo yan, kahit sa mahinang bitaw nyo, nagre-react yung buong katawan nyo.
Kaya kahit matitikmin lang yung kalaban mo, boom! Tumba ang kalaban. Alam mo bakit? Kasi nakalagay yung buong bigat ng katawan mo dun sa bawat suntok mo. Kasi kasabay yung bawat pagkili. Gumagalaw. Gumagalaw at nagagamit yung buong katawan mo sa bawat isang suntok na bibitawan mo. Boom! 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 Yun guys, hanggang doon na lang yung tutorial ko. Sana po na-intindihan nyo at thank you po sa inyo.